Guys, welcome back again sa aking channel. Ayan. So muli na naman tayong nagbabalik dito sa ating opisina. And guys, so ngayong araw is mayroon tayong pag-uusapan tungkol sa motor to guys. Tungkol sa second hand o repo na motor. Before natin simulan itong content natin guys, so shout out muna tayo sa nagpapa-shout out sa atin. Ayan, shout out ako kay Jumel Doron. Ayan. So, abay Jumel Doron, shout out sa iyo. Isang marketing assistant sa Motor Pride Maasin Brands. Ayan, kay Provincianong Bisaya. Ayan, Part, shout out sa iyo, Part. So, classmate ko ito. So, paki-subscribe yung channel niya guys. So, Provincianong Bisaya. Ayan. So, kay another, kay Pakoy Motovlogs. Ayan, shoutout sa iyo sir. Subscriber natin to. Kay Ramspeed Click Moto. Ayan sir, shoutout sa iyo sir. And kay LLTOR. Ayan, shoutout sa iyo sir. Ayan, so sa mga subscriber ko din, sa mga viewers, shoutout sa inyo. More blessings, more power. And thank you so much for your support. Ayan guys, so diretso na tayo sa ating topic ngayon guys. So ang ating pag-uusapan ngayon is yung advantage at disadvantage sa pagkuha ng sikanan o repo ng motor. Ayan guys, so unahin natin pag-usapan yung advantage. Advantage guys sa pagkuha ng repo o sikanan ng motor. So ito, makakamura ka sa price. Ayan, di na kagaya ng brand nyo guys na medyo may kamahalan pa. So, yung second hand guys, so medyo mura na talaga yung presyo nito. At nagdepende ito sa nabayad sa unang customer. Ayan, so ngayon, may mga repo kami dito sa branch ng Motor Trade, sa Maasin branch. So mayroong iba na nagkakahalaga na lang ng 40,000 or below. Ayan, so mura na talaga kaysa brand nyo. Isa yung advantage kapag kukuha ka ng sikanan. So guys, another advantage sa pagkuha ng sikanan ng motor. So, may rehistro na yung motor. Ayan, so di kagaya ng brand nyo guys. So maghihintay ka pa ng 2 to 3 weeks. Pero kapag kukuha ka ng second hand or repo guys, so mayroon na itong registro kaagad. So at before ito i-release ng opisina guys is so naka-registro na po ito. So pwede nang gamitin ito guys kung saan kayo pupunta. Ayan, kasi may registro na agad ito. Iyon po yung naisip ko na advantage sa pagkuha ng second hand or repo ng motor. Ayan guys, so punta na naman tayo sa disadvantage kapag kukuha ka ng second hand ng motor. So, unang-una guys, ang disadvantage nito is as is, where is. Ayan guys, so kapag kukuha ka ng second hand ng motor, kung ano na talaga yung appearance ng motor na yun guys, is yun na yung makukuha mo. Ayan. Guys, for example ito guys, so itong isang repo namin guys na Raider 150. So, mura na lang ito guys ha. So, nagkakahalaga lang ito ng 65,000. So, pero may disadvantage ito. So, nabasag yung headlight nito guys. Ayan, tingnan nyo, nabasag. At ikaw na mismo ang magbibili ng kampalit nito guys. Yon ang isang disadvantage. So as is, where is, kung ano ang ina-applyan mo ng motor, ano yung appearance ng motor, so ganun din yung makukuha mo. Disadvantage guys sa pagkuha ng second hand ng motor, so history ng motor, so hindi mo alam kung ano ang history nito sa unang customer o unang may-ari nito guys. So so hindi mo malaman kung naka-disgrace na ba ito or ano, mayroon ba itong violation na sa LTO. So ayan, so isa yung disadvantage kapag kukuha ka ng repo ng motor, hindi mo alam kung ano ang history ng motor na yun. So yung pangatlong disadvantage is ito guys, hassle sa registro.
Di ba guys? So, kapag kukuha ka ng second hand, nga, may rehistro na ito, pero kapag ito ay nabili mo ng cash o napulipid mo, so, mahahassle ka sa pag-transfer ng rehistro sa pangalan mo. Hassle sa part kasi may babayaran ka pa ng mga documents or magpunta ka ba sa abogado para i-transfer sa pangalan mo yung rehistro. So, hassle, di gaya ng brand new guys, kapag kukuha ka ng brand new, so diretso talaga sa pangalan mo yung rehistro. Pero sa repo guys, so ita-transfer pa sa pangalan mo yung rehistro kasi nakapangalan pa yon sa unang may-ari. Ayan, so isang disadvantage yun guys. Guys, ang last na disadvantage ng pagkuha ng second hand, so hindi ikaw ang nakauna, di ba? So, di gaya ng brand new guys, kapag brand new yung kukunin mo is ikaw talaga yung maka-virgin. Maka-virgin sa motor. So, hindi gaya ng second hand is nagamit na ito ng ibang tao. So, mas maganda talaga kung ikaw talaga yung nakauna guys. Kagaya ng girlfriend mo, mas maganda talaga kung ikaw yung naka-first blood. Diba guys? So, mas maganda talagang gamitin kapag ikaw ang unang gagamit ng motor. Ayan, so. Ayan po guys. So, sana nakatulong itong video guys. Pero, hindi ko naman kayo pinipilit na bumili ng sikanan or brand new. So, kayo din naman yung magdesisyon kung ano talaga yung motor na gusto nyong kunin. So, tingin nyo guys kung nakatulong itong video. So, please like. And paki-subscribe na lang din sa YouTube channel ko. Paki-click na lang din yung notification bell for more video guys. So thank you guys.